Dito na naman si teacher. Kumusta na kayong lahat? Mabuti naman. Natutuwa ko dahil kapiling ko na naman kayo ngayon. Handa na ba kayo para sa ating klase ngayon, mga bata? Mabuti naman. Bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayan ngayon, mga bata, meron muna akong mga paalaala. Ito yung mga bagay na dapat inyong gawin habang tayo ay nagkaklase. Umupo ng maayos at tumahimik. Makinig. Siguro. Itataas ang kamay kung may gusto kayong sasabihin o kung sasagot kayo sa tanong ni teacher. Magpapaalam kayo kung gusto niyo umalis sa pwesto para lumabas. Sana mga bata, maalala niyo yan. Para may handa kayo sa ating bagong aralin ngayon mga bata, panoorin muna natin ang video. Ang ating mga alaga, matataba at masasaya. Ating inaalagaan, hindi sinasaktan. Sa pagkain ay takam na takam, laging inaasam. Lagi silang nabubusog, kaya malulusog. Maganda na naman ang ating pag-aaralan ngayon mga bata. Inaasahan kayong makikilala ang mga paraan sa pag-aalaga ng hayop. Sa Ingles, identify ways to care for animals. Atin ding alamin at kilalanin kung papaano nakakatulong ang mga hayop sa atin. Ang inyong mga alaga bang mga hayop mga bata ay buhay pa hanggang ngayon? Buhay pa po! Ako, teacher! Mabuti naman kung ganon. Sa palagay niyo, bakit kaya sila buhay pa hanggang ngayon? Kasi po, inaalagaan po namin, teacher. Magaling! At papaano naman ninyo inaalagaan ang inyong mga alagang hayop? Pinapakain po namin, teacher, at pinapainom. Nilinisan po namin palagi, teacher, ang kanilang bahay. Mabuti naman! Ano pa? Pag may sakit po, teacher, dinadala po namin sa doktor ng mga hayop. Hindi namin po sinasaktan, teacher, kasi po kawawa naman. Ang galing-galing ninyong mag-alaga! Gaya ng mga tao mga bata, ang mga hayop ay ginawa din ng ating amang makalangit para ating alagaan dahil sila ay malaking tulong sa atin. Kagaya lang ng aso, siya ang tagbantay sa ating bahay para ligtas tayo sa mga masasamang tao. Ang mga kabayo naman mga bata na kagaya sa nakikita nyo sa larawan ay ginagamit naman sa mga taong nakatira sa malalayong lugar sa probinsya na hindi pa naaabutan ng mga sasakyan. At meron ding ibang parte ng ating bansa mga bata, kagaya sa Intramuros, Maynila, na gumagamit ng mga kalesa na kagaya ng nasa larawan. Ang mga manok naman mga bata ay binibigyan tayo ng karne at itlog. Ang mga baka naman mga bata ay hindi lang karne ang binibigay sa atin, pati na rin gatas. Sobrang dami pa ng mga hayop na nabibigay sa atin ng karne mga bata. Ang mga pusa naman mga bata ay tinutulungan tayo sa pamamagitan ng paghuli ng mga daga na naninira ng ating mga damit at ibang mga bagay. Yan mga bata ay iilan lang sa mga tulong na binibigay sa atin ng mga hayop, kaya nararapat lang na alagaan natin sila. Lagyan ng check ang kahon kung nagpapakita ng tamang pangangalaga ng hayop. X naman kung hindi. Nililinisan ang bahay ng alaga. Pinapakain ang alaga. Papaluin. Pinapagamot dahil may sakit. Gustong saktan ang alaga. Magaling!
sa atin na binibigay ng hayop na nasa larawan. Ngayon mga bata, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataong iguhit sa isang bond paper at kulayan ang inyong inaalagaang hayop. Pagkatapos ay sabihin nyo sa akin kung ano ito at papaano kayo tinutulungan ng inyong alagang hayop. Magbibilang ako hanggang 20 habang manonood at makikinig sa inyo. Mag-umpisa na! Magaling! Ngayon mga bata, hihingi kayo ng tulong kay Papa, Mama, Kuya, Ate, Lolo, Lola o sino mang tagapag-alaga sa inyo para magabayan kayo sa paggawa ng mga gawain sa module at worksheets. Maraming salamat mga bata! Magpapaalam na si Teacher sa susunod ulit!